Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At salamat din sa ating bisita ngayong gabi, si Jane. First time na siya ay nakadaro sa atin sa prayer meeting. Hoping na sa Sunday ay makarating din. Nakaon ba? Okay. Makarating din Sunday. Prayer, alam natin ito yung spiritual na hininga ng iglesia. At spiritual na hininga rin sa atin. Kung hindi po tayo nananalangin, nasasakal at napapahirapan yung ating spiritual na buhay. Alam ko kung kilala nyo o narinig nyo yung mga bukang bibig ng mga kababaihan pagka nabibigla o di kaya mayroon siyang kinakausap na tao, ang sabi niya, ano ba yan? Para ka naman timang. Ano ba yung timang, mga kapatid? Bisaya ba yun o Tagalog? Timang. Ang alam ko, kaya binanggit yung timang dahil mayroon siyang nakitang kapintasan sa tao. Kaya minsan tayo rin ay kapag mayroon tayong saloobin sa isang tao, mayroon tayong inis o mayroon tayong selos, inilalarawan natin siya sa mga bagay dahil gusto nating ipaabot, ipahayag yung ating saloobin na tayo naiinis o di kaya tayo ay naiinggit o pinipitasan talaga natin. Pero ito po ang dapat nating alalahanin bilang Kristiyano, bilang totoong Kristiyano. Hindi dapat mangyari sa atin na maglarawan tayo sa mga kapwa natin, mananampalataya o hindi, dahil meron tayong saloobing may galit, inis, ano pa man. Kundi dapat nating alalahanin tayo'y mayroon ng bagong buhay, may bagong puso na tayo. At tayo po'y umiibig sa Diyos. At the same time, dahil iniibig natin ang Diyos, naturalmente lamang na iniibig din natin ang ating kapwa. Kaya hindi tayo dapat gumamit ng mga paghahambing o paglalarawan o inihahambing natin ng isang tao sa isang bagay. Now, sa salmo na ating pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid, si Haring David ay kanyang inihalintulad o inilarawan niya ang mga mananampalataya ng Diyos sa isang bagay na totoo, matibay at matatag. Anong paglalarawan ito? Buksan natin ang ating pong banal na kasulatan o ating cellphone, tablet sa Psalms chapter 125. Chapter 125 verse 1 to 5. Ito po ay pinag-aralan ng mga men sa morning devotion ng Sunday. Ganito po ang pagkakasabi. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Siyon na hindi makikilos kundi nananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. Sapagkat ang setro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Verse 4, gawan mo ng mabuti ang mabubuti, O Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso, ngunit ang mga dumilihis sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. Ito po yung ating paksa ngayong gabi. Anyo ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Ito po yung ating paksa. Anyo ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita ninyo ay malaya pong aming bubuksan bilang salamin ng aming pong totoong buhay espiritual. Makita namin ang aming mga kapintasan, kamalian at kasalanan. At ito po'y may tutuwid lamang ng iyong pong espiritual na salita din naman. Kaya naman, turuan nyo kami sa gabing ito na kami po ay maglarawan hindi lamang sa aming kapwa o kanino paman ayon po sa katotohanan mula sa isang bagong puso na iyong nilikha. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus,
Amen. So dito sa ating binasa, Psalms 125 verse 1 to 5, inilarawan ni David ang mga mananampalataya sa dalawang bagay. Saan inilarawan? Una, sa bundok Sion. Ikalawa, sa Jerusalem. Now, tignan natin bakit inilarawan to ni David. Meron ding dalawang layunin. Ang layunin po ay ito. Una, inilarawan ang mga mananampalataya sa bundok ng Sion bilang mga matatatag. Yan po ang Kristiyano. Yun po ang mananampalataya. Hindi siya mahina, hindi mahihina ang tuhod, hindi sumusuko anumang pagsubok sa buhay tulad siya ng bundok Sion. Matatag. Bakit po matatag? Ito'y nasaksihan ni Haring David. Simula nung si bata pa lamang, nakita niya na ang bundok na ito ng Sion na nandyan na. Hanggang siya'y nagkabinata, nakita pa rin niya ang bundok na ito na nandyan pa rin. Hindi nagbabago, hindi lumilipat, hindi nauga. At sa kanyang pagtanda ngayon, nakita niya andyan pa rin. Kaya sabi niya, yung mga totoong mananampalataya, totoong Kristiyano sa ating panahon, kapag sila'y nagtiwala sa Diyos na higit pa sa bundok ng Sion, ay magiging matatag tulad ng bundok ng Sion. So makikita natin na ito ang pagtitiwala ni David sa mga mananampalataya. Hindi sila mga nagbibigay ng paglalarawan sa kapwa para lang ilahad yung kanilang damdamin. Kundi si David, inilagay niya, inilarawan niya ang katotohanan, ikinumpara kung saan dapat may kumpara ang totoong mananampalataya tulad ng bundok ng Sion. Sapagkat ganun ang pagkakilala ni David sa Diyos. Ganun ang pagkakilala ni David simula nung siya'y bata pa hanggang sa tumanda na ang Diyos ay hindi nagbabago. Tapat ang Diyos sa kanya, sa kabila ng kanyang mga pagbagsak, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, ang Diyos na nanatili pa rin tapat, hindi nauuga tulad ng bundok ng Sion. Siyang lumikha ng bundok ng Sion, higit na matatag, higit na eternal, hindi nauuga, hindi nakikilos, anumang unos, bagyong dumating, hindi nagbabago ang Diyos. Kaya kung ang isang mananampalataya ay nagtitiwalang lagi sa Panginoon, ay siya'y tulad sa isang bundok na Sion. Bakit po? Sapagkat ang mga Kristiyano sa ating pong buhay, tayo po'y hinirang, pinili, bago pa lamang likhain ng mundo, upang tayo maging katulad kay Kristo. Si Kristo po ang isang bundok, siya yung Rock of Ages, siya yung tinutukoy na bato noong unang panahon hanggang sa panahon natin. Yan ang sinabi ni Pablo sa Corinthians. Kaya nga, ang sino mang nagtitiwala kay Kristo, siya ay mayroong katatagan. Bakit? Una, siya'y niligtas. Ikalawa, siya isang bagong nilalang. Ikatlo, siya'y lumalago tungo sa pagkakakilala kay Kristo. At ang sino mang kumikilala kay Kristo nang higit pa, ang sabi nga sa John 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ang isang Diyos at si Kristo na kanyang sinugo. Kaya lahat po ng mga mananampalataya sa Diyos ay itinuring na bundok ng Sion sapagkat taglay nila ang katatagan ni Kristo. Hindi basta-basta ito mapapaling ng anumang mga problema sa buhay. Ganito ang katayuan ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Tanda natin yan. Ilagay natin sa ating isipan kapag tayo dumaranas sa mga pagsubok, matatag ka. Hindi katulad ng ipa na tinataboy ng hangin. Hindi katulad ng isang alon na tinataboy ng hangin kung saan pupunta at ikay tumatama lamang sa mga bundok. Ang Diyos natin ay higit pang matatag kaysa sa bundok ng Sion. Ang Diyos natin ay nag-iingat sa atin magpakailanman. Ito ang pinatotohanan ni Haring David. Ganyan ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya tayo tinawag na Kristo, Kristiyano, sapagkat tayo tulad kay Kristo. Ikalawang paglalarawan. Inilarawan ni David ang mananampalataya sa Jerusalem bilang mga nakasisiguro. So primero, inilarawan tayo sa bundok ng Sion. Ibig sabihin, tayo po ay stable, nasa atin ang stability. Then secondly, nasa atin ang security. Nakakasiguro tayo.
Dahil tayo inilarawan sa Jerusalem. Pag sinabing safety, ay secured ka, safety ka, insured ka, at ligtas ka. Na bakit tayo nayayanig sa iba't ibang problema, malilit na bagay lang sa mundong ito? Di tulad ng mga tao, konting problema, iyak, konting problema, nagpapatiwakal, konting problema. No, hindi ganun ang Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano, pinananahanan ni Kristo yung tibay natin. At higit sa lahat yung ating kalagayan bilang ligtas, hindi tayo tulad ng mga hindi mananampalataya na wala silang pag-asa. Ang pag-asa nila, kung ano yung nakakamit nila sa mundo. Pero lahat ng bagay sa mundo mawawala. Kasama silang mawawala. Pero ang sumasampalataya kay Kristo mananatili magpakailanman. Now, bakit po inihantulad ang Kristiyano o mananampalataya sa Jerusalem? Tingnan nyo ang sabi sa ating teksto, verse 2. Nung una, sinabi ni David, ikinumpara tayo ni David sa bundok Sion. Ikalawa naman, sino yung anong bundok Sion na yun? Lumalarawan sa ating Diyos. Ikalawa naman ngayon, tayo ay ikinumpara ni David sa Jerusalem. Jerusalem. Dati ikinumpara tayo sa Diyos, ngayon naman ikinumpara tayo sa Jerusalem. Now, ano ang sabi dyan tungkol sa Jerusalem? Verse 2, kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot. Mga bundok dito ay tumutukoy sa Diyos. Bakit mga? Marami bang Diyos? Hindi. Tumutukoy sa attributes, character of God. Kaya lahat po ng katangian ng Diyos, yun ang pumapalibot sa Jerusalem. At ganun din sa Kristiyano, buong katangian ng Diyos, pumapalibot sa atin. Unang-una, yung kanyang Holy Trinity na sa atin. Pumapalibot. Tayo yung Jerusalem. Bakit po? Ano ba yung Jerusalem? Ang Jerusalem ay banal na bayan ng Diyos. Pinili ng Diyos. Pinili niya ang bayang ito sa lahat ng bayan sa mundo. Ganon din ang mga Kristiyano, pinili ng Diyos sa lahat ng tao sa sanlibutan. At sa takdang panahon, sila'y tinawag upang sila'y magkasama at magkaisa. At yan po ay lumalarawan sa Jerusalem. Sino ang Jerusalem before? That was Israelites. Sila yung piniling bayan, pero hindi sila naging tapat. Kaya nag-extend po ang grace ng ating Diyos through Jesus Christ sa kanyang new covenant na lahat po ng mga tao ay dapat makarinig ng Ebanghelyo sapagkat sa lahat ng tao may mga pinili tinawag ang Panginoon. Kaya nakarating sa atin ang bagay na ito. Kaya ngayon at present time, hindi na po ang Israel ang Jerusalem, pero ang tunay na Jerusalem tayo. Tayong Kristiyano. So ano yung Jerusalem? Ito yung bayan ng Diyos. At the same time, the temple of God nasa Jerusalem. At sino ang temple ng Diyos sa ating kasalukuyan? Hindi ba't mga Kristiyano? 1 Corinthians 6, 19-20, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At hindi na kayo ang may-ari sa inyong sarili, kundi kayo'y pag-aari ng Diyos? Tinitirhan kayo ng Espiritu Santo, kaya parangalan ninyo ang Diyos sa pamagitan ng inyong katawan. 1 Corinthians 3.16, tumutukoy sa grupo ng mananampalataya. Hindi nyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos? Sama-sama. Like this. Tayo po ay templo ng Diyos. So ang tunay na Israel, ang tunay na Jerusalem, eto tayo. Bayan ng Diyos. Bayan ni Kristo. Tirahan ng Diyos. Kaya nga, maliban doon sa tayo pinapaligiran ng kapangyarihan ng Diyos, tirahan pa tayo ng Diyos. Kaya may karapatan si David na ikumpara ang mananampalataya sa isang bundok Sion at Jerusalem. Sapagkat totoo yung sinabi ni David, di tulad sa atin, pag sinabing, mukha ka namang unggoy, di ba? Eh talaga masama, lumo sa kanya. Di ba? O di kaya, pangalanan mo yung anak mo, batutot, hanggang sa lumaki, batutot ang tao. Bakit mo pinangalanan ganun? Wala bang kwente anak mo? Dapat maging totoo tayo. Yan po ang sinasabi sa ating pong kasulatan. At ikatlo, ang dahilan po ni David, bakit inilarawan
ni David ang mga mananampalataya sa bundok Sion at sa Jerusalem. Pangatlo pong layunin, dahil ang mga Kristiyano o mananampalataya ay mga pinagpapala. Pinagpapala, verse 3 to 5. Napakarami pong pagpapala dyan, mga kapatid. Kung isa-isahin, wala tayong oras. Ang sabi sa verse 3 hanggang 5, sapagkat ang sentro ng kasamaan ay hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid. See, hindi po makapagahari si Satanas o ang Diablo o ang kasamaan, galamay ni Satanas sa ating buhay. Hindi sila pwedeng magbigay o maglagay ng sentro sa buhay ng mga mananampalataya tulad sa Jerusalem, tulad sa bundok ng Sion. Ang sabi pa rito, hindi manatili ang lupa ang inuukol sa mga matuwid upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Para daw, hindi dapat talaga maghari ang kasamaan sa atin dahil tayo templo ng Diyos. Anong layunin? Upang huwag tayong humawak, huwag tayong matukso na hawakan natin o pagtiwalaan natin anumang bagay sa sanlibutan. Lahat ng bagay sa sanlibutan mawawala. Kaya nga ang sabi sa 1 John 2:15 to 17, do not love the world. Yung desire of the eyes, desire of the flesh, and pride of life. For the love of the Father is not, wala doon sa mga umiibig sa sanlibutan. Kaya nga ang kasamaan hindi pwedeng maghari sa atin. We will continue to be isang anak ng Diyos. At makikita natin, kaya tayo kinumpara sa bundok Sion at Jerusalem dahil walang kapangyarihan sa atin ng sanlibutan, ang gawang kasamaan. At ikalawa, ito yung tayo po'y pinagpapala na pwedeng tumawag sa Diyos. Lahat ng tao pwedeng tumawag sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus Christ mismo sa kanyang salita, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, kay Panginoong Jesus na Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng langit. Kundi yun lamang, sumusunod sa kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Lahat po ng nakapakinig ng salita ng pinapangaral, magtiwala kay Jesus. Hindi sa relihiyon, hindi sa grupo, hindi sa sarili. Kaya sabi ng Panginoon, eh hindi ko kayo kilala pagdating sa bandang huli. Kahit ano pang ginawa nilang magandang sa kanilang buhay, ang sabi ng Panginoon, ni hindi ka kayo kilala. Kaya nga, mayroon tayong benefit, mayroon tayong benepisyo, mayroon tayong privilege na tumawag sa ating Diyos. Ito po yung layunin ng prayer meeting. May panalangin natin lahat ng ating kabigatan, lahat ng concern sa church, dahil tayo po'y tinuring na bundok Sion at tayo'y tinuring na Jerusalem, tahanan ng Diyos, pinaligiran ng katangian ng Diyos. Sino maaaring lumaban sa Diyos? Wala. Tayo maaari tayong bumabagsak dahil meron pa tayong remaining sin at ang daming temptation. Pero pag tayo bumagsak, alalahanin mo kung sino tayo nang sa ganun makapanumbalik tayo sa Diyos. Magsisi sa ating kasalanan. Kaya tayo nagsisisi dahil natanggap na natin ang mga consequence ng ating mga pagkakamali. Kaya disiplina ng Panginoon ay banal. So tayo pinagpapala. Kaya ang Kristiyano ay mailalarawan sa tamang bagay, hindi sa biro. Kaya huwag din nating biruin ng iba. Alam natin yung mga hindi sumasampalatay kay Kristo, ang sabi sa John 3:18, hinatulan na. Kaya huwag na natin silang hamakin, kundi akayin natin sila. Sapagkat they're already judged. Kaya pag namatay sila, tuloy-tuloy sila sa judgment, sa impyerno. Kapagan natin sila. Dapat pala natin silang i-encourage sa kanila pong kalagayan. Sapagkat tumatawa sila, malalaking halakhak nila, nangungutya sila sa atin, pero sa realidad, sila'y patungo sa kapamakan. Sapagkat wala silang nananahang Kristo sa kanilang buhay. Paano mo matutunang manahan si Kristo? Kailangang pakinggan ang mga aral ng ating Panginoon. Kaya ano pong gagawin natin ngayong gabi? Anong purpose ng ating pulong panalangin? Tayo po'y patibay ng Diyos sa katotohanan. Only truth can set us free. Kailangan tayong lumago sa mga katotohanan.
So ipag-pray natin na sana mga kapatid natin eh sila'y makadalo ng mga pagtitipon. Punta natin, apat po ang saad po sa banal na kasulatan na dapat nating pagtitipunan. Ano yun? The preaching of the word, the fellowship of the brethren, the Lord's Supper, and prayer meeting. Alam ko, tama naman yung ating mga ibang gatherings fellowship natin. Pero hindi yun ang haligi. Men's fellowship, hindi yung extra lang yun para mag-care sa inyo. Women's, hindi po. Ang dapat nating daluhan ay ang haligi ng ating pagiging Kristiyano. Kakaunting dumadalo ng prayer meeting, siguro kailangan natin ng pagkain. Di ba? Sarap kasi pagkain eh. May pagkain eh. Pero ito yung kailangan ng pang dito tayo nahanap ng Diyos. Ito yung kaugalian ng totoong iglesia sa Book of Acts. Kaya ipag-pray nating maigi yung ating mga concerns ngayong gabi. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay tinuruan niyo muli, binigyan niyo kami ng karagdagang karunungan upang tumibay ang aming pagtitiwala sa inyo at makapamuhay kami ng tama sang-ayon sa pagtuturing niyo sa amin ng tama. Kami tulad ng bundok ng Zion na hindi mauga, tulad kami ng Jerusalem na kami ay iyong tirahan at binabakuran, kaya kami po ay mga pinagpapala. Salamat po o Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.